tayo ulit sa ospital para magkasikaso yung sa hospital paper. At dala ko na din po yung mga dokumento na kailangan. Kasi kahapon hindi pa naman po ako nakaasikaso. Kuno ako lang yung room number tsaka yung ibang mga kailangan. At ngayon naman, pupunta tayo, babalik tayo doon. Sigurado maghapon na karana naman ito para makapag-asikaso doon. Ang nagbantay niya po pala kay Madeline ay yung jowa niya. Yung boyfriend po niya yung nagbantay sa kanya magdamag kasi hindi naman po pwedeng ako yung magbantay doon. At yung mga kapatid ko naman po ay may pasok rin. Hindi po siya nasikulot, hindi po siya pwedeng umabsent kasi may busy po siya. Halos maghapon din po yung ano niya. Practice, may ano pa po ng sayaw. Kaya ngayon, yung bunso namin, may pasok daw siya. Sabi ko, huwag na munang pumasok. Eh, ayan. Bukay mo ba yung paralayos, huwag pasaway. Kasi gusto niyang makisabay, kikisabay pa siya. Nagdadala nga pala ako ng pagkain para kina Madeline. Hindi ka din pwedeng magsama. At ang mga naandun may sakit. Bawal ka dun. Ayan, papunta na po ako at mag-update po ako sa inyo mamaya pag naandun ako. Ayan, nagbili na muna po tayo ng mask at saka alcohol para bago tayo pumasok ay safe. Ayan po, nandito na tayo sa ospital at yung mga dala natin kay Madeline. Oh, labas mo na to, boom. Uy, nakuha nyo na yung sa x-ray? Hindi pa. Uy, sa akin yan, be. Tubig ko. Kalong sa inyo na. Ayan sa inyo, tigisan naman kayong kanin dyan. Makasulang kutsara. May kutsara dyan, ba? At makuha ako nung saan. Mapila ako nung binigay. Yung bagang binigay ko sa'yo mamaya. Hindi niyo pa pipitin yan. Ayan, naglabas na muna po ako para asikasuhin tong papel. Pumunta tayo sa PhilHealth. Ayan. Para isubmit tong ano, papel ni Boom, ni Ubom. Kakain na muna po ako kasi babalik ako ng 10:30 doon sa pinasa kong papel sa PhilHealth. Para mamaya kung tila, hindi na ako magmutom. Tsaka mainin po ako ng gamot ng 11 para may laman na yung chan ko. Kaya kakain na muna po ako. Kasama ko ngayon si Madeline. Nag-rounda daw yung doktor, sabi niya. May nasikaso pa sa papel. Kailangan niya tong tilapan. Tapos pakatilap niya, ipapasa ko ulit. Ang labok pa. Ang labok pa. Inuutusan ko po yung boyfriend niya na magpa-Xerox kasi napakainit sa labas. Ayoko pabalik-balik. Antibiotic doon. Antibiotic meron. Kasi may itin ako dito. Ang tibong-tibong. Nagkaroon ba ako sa oxygen? Saan ba ito? Tinubok ko. Tinubok ko. Kinubokan daw ko siya ng ano, antibiotic. Yung nasa bote. Ano mang ganun na itutubok sa bote? Ano yung tubok? Sabi ako doon sa nurse. Huwag po kong TV. Paano wala kang TV? Lahat na nandito may TV. Sino ba nag-ano sa'yo? Ay ko yung ano po. Hindi po ko nandang. Hindi nga nang ano mo extreme mo. Hindi. Wala naman. Dahil pinakita mo yung papel ito o. Kung ano sa'yo. Yan o. Acute bronchitis. Nasa inyo? Dapat yan yung pinakita mo. Kasi yan yung ano. Resulta ng ano. Sabi nga ni Inot, pakainis ako, iano na daw ko, luluwas na ako. Ha? Iluluwas na daw ako. Okay ka man ha, ilalabas na kita. Ano ko, po, sarungal daw pa lang po. Nalag pa lang po kibi. Sa gitla, ay nalag ka pa lang baga. Alam ka naglarasag. Ah. Tudok kayo dyan, tudok. Yan ka tinudukan? Ay, oh God. Ay, oh. Magpipila po na po kami ng form habang iniintay namin yung Xerox copy ng kanyang birth certificate. PSA na sana yung ipapasa ko kaso nasa school nila. Tapos, tigjat ko si Kulot na kuhain sa school nila. Nag-respond naman po agad si Kulot pero walang tao din sa kukuhaan ng PSA. Kaya, yung birth certificate niya na talaga yung kailangan kong ipasa. Okay na? Thank you. Maghanap kang bangko sa luwas.
Mahilig ka sa camera. Gilid ka. Gilid din. Oh. Di ka man naglingin. Lumuhin today ko naiintindihan in ano. Oh, admission date. Hmm. Ako na pausok kay Jerami to yung bulis. Uy, Ten! Nag-inom ka nung gamot na pang Ten? Hmm. Ano ito? Admission. Days. Date of admission, 4/11/24. 4/11/24 time, 2:30 p.m. Ano to? Ward? Yung lagyan? Isolation room? Hindi ko alam. Ward baga? No, isolation room lang. Tama ba? Ah. Oh, nani. Station. Oh, ano mo tinusubok ko ya? Ano ini? May hiling. Ano ini phone? Bisa ko na lang pero ano? Nani. Station chip station. Na. Bakit hindi abot dito? Saksak mo. Diyan abot mo yung box. Ang block. Box. Hindi yung gamot. Dalawang copy daw. Ibalik ko. Malto ka. Oh. Ay, mami. Ang mask ko po, doble-doble. Oh. Sige na. Meron. Pag walang nalabas na usok, sakit yun. Magla-live po sana ako ngayon, kaso walang signal dito sa loob. Sabi po pala ni Madeline, pumunta daw dito sila Ma'am Edna kagabi. Kaso po, hindi sila pinayagan na pumasok kasi nga po, ano, ng gabi. Isolation room nga po ito, parang bawal ata. Kaya hindi po sila nakapasok, pero nag-abot na lang si Ma'am Edna ng tulong para kay Madeline. Mamaya, pakaritera daw ni Kulot, pupunta siya dito. Si Kulot na lang po yung papatid yung kumamaya ng pagkain. Galit si Bumbay. Galit po si Bumbay kasi tiniram namin yung 1,000 niya. Galit. Pero babalik ko din po yun mamaya. Pag-uwi ko. At masinil yun eh. Sabi daw ng doktor. Kung mag-negative ka, magpalipad ka na dahil mahawa ka dito. Yung mga PBN nandito. Kailan ka mapa-examine yun? Saga. Saga po? Dapat sabi namin mo. Hindi nga, day nga, ikaw lang daw bagong mata ang malo, pag magaling yung plan, pag malutan. Day may man araw, may sabi kayo ng doktor, akala niya, kuka ng kami. Binigyan ka ng request? You know. Ah, yung tab na, nilalagyan mo? Hmm. Binigyan daw po siya ng tab. Ito, oh. Ito, binigyan po siya ng ng maliit na bote. Lalagyan ng klema. Lalagyan po ng klema para i-suri kung meron siyang TB. Negative naman daw kasi sa x-ray. Kasi negative naman daw po siya din sa x-ray. Nag-rolling na daw po yung doktor kanina. Tapos pag natapos ko na yung ibang papel, uuwi na rin po ako. Tapos si Kulot naman yung nandito. Tapos gabi, uwi naman si Kulot at yung boyfriend naman niya yung magbabantay ulit. Tapos balik na lang kami ulit bukas ng umaga. Ayan po, nakakuha na ako na yung PhilHealth para maka-menos po sa hospital bill. Kailangan lang po daw pilapan to ni Madeline. Dalawang copy po to. Ayan, pipilapan, papapilapan ko muna po sa kanya yung form. Oh, asan si Obom?
Nagpalipat. Brisado. Maray pinayagan. Piliting po siya din. Ah, ayan po. Pinalipat po si Madeline. Nilipat po si Madeline sa mga senior citizen. Gitla ko lang na kayo dun sa kabila. Ayan, inalis na po siya dun sa may isolation room. Kasi negative naman daw po siya. Kaya nilipat na po siya kasi yung mga naandun po ay positive. Mahirap na baka mahawaan kami. Ayan, mas press ko dito kasi hindi masyadong kulob. Mainit dun sa kabila sobra. Uy, pipilapan mo yan o yung sa pinhealth na yan. Tapos ipapasa ko ulit yan doon. Thank you nga po pala kay Tita Donna, kay Kuya Leo and Ate Mila. Kasi nagkabot po sila ng tulong para sa gamutan ni Madeline. At thank you rin po kay Ma'am Edna kasi nagbigay rin po siya ng tulong para kay Madeline. Dito, yung may pangalan, pipilapan mo na yan. Tapos ito, susulatan mo ang pangalan, tapos fill up ulit. Pilapan niya na po yung form ng PhilHealth para maipasa ko na doon. Nakakuha na ako ng PhilHealth POS. Dalawang piraso to. Yung isa, babalik ko bukas. Babalik naman ako bukas. Tapos yung isa, doon sa nurse station daw ibibigay. Ayan, uuwi na muna po ako. Pero bago ako umuwi, papasa ko na muna to doon sa nurse station. Tapos mamaya, dito naman si Kulot. Ayan, ang bantay naman kay Madeline ay yung boyfriend niya. Ayan, nauna na muna ako, Bom. Ayan, makaka-uwi na po ako. Nagpaalam na ako na Madeline. Bukas naman ako ulit babalik. Ang oras na po dito ay alas 3. Pumunta po ako dito ay alas 9.